Kasabay ng pagtaas ng COVID-19 cases ay ang paghahanap ng tao ng lunas para sa nakahahawang sakit. Kabilang na nga riyan ang anti-parasitic drug na ivermectin na mainit na pinag-uusapan ngayon. Mismo ang ilang politiko gaya ni anak kalusugan Parolis Representative Mike Defensor umaming uminom ng naturang gamot matapos tamaan ng COVID-19. Pero ayon kay infectious disease expert na si Dr. Ron Jean Solante, dahil sa hindi pa ito aprobado kontra COVID-19, nariyan ang pangamba na magkaroon ito ng negatibong epekto sa katawan. We don't recommend these drugs and in fact for patients with COVID. So mayroong mga detrimental effects yan sa side effect na hindi pa natin alam na that can also damage your liver or kidneys. No? And the fact that it has not yet been approved by the Philippine FDA and the other clinical societies like PSMID, siguro you have to be careful in taking these drugs, no? And you need the advice of your clinician. Isa rin ang Chinese traditional medicine na Lianhua Qingwen sa mga nakagagamot umano sa mga sintomas ng COVID-19. Si Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos aminadong gumamit nito nang makaramdam ng COVID-19 symptoms at kalaunay nagpositibo rin sa sakit noong nakaraang taon. Agad anyang bumuti ang kanyang pakiramdam matapos uminom ng gamot na kanyang itinuloy ng isang linggo. I took 3 times a day, so that's 12 tablets a day. Pagising ko, the following day, siguro mga alas 8 lang, alas 9, nagising ako, basang-basa ako ng pawis. Sabi ko, what's happening to me? And then, you know what? Nawala lahat ng symptoms ng flu. Although yung cough, nandun pa yung cough. Ayon sa Food and Drug Administration, aprobado naman ang Lianhua Qingwen, ngunit hindi mismo para sa COVID-19, kundi bilang gamot sa lung ailments at flu-like symptoms. Bagaman rehistrado ang naturang gamot, kailangan munang ikonsulta sa doktor ang paggamit ito dahil hindi ito basta-basta pwedeng inumin ng mga may karamdaman gaya ng hypertension. So available po talaga yan sa mga butika, no? Pero prescription drug po siya kasi may mga dapat pag-ingatan, yung mga high blood, for example, tsaka may mga gamot po na hindi siya pwedeng ihalo. No? So kailangan pag nireseta siya sa inyo ng doktor, alam ng doktor kung ano yung mga gamot na tinitake ninyo para alam kung pwede siya sa inyo. Ang exclusive importer at distributor ng Lianhua Qingwen, pinapag-ingat din ng publiko sa mga kumakalat na pekeng gamot. Samantala, isa rin ang remdesivir sa pinapayagang gamitin sa bansa para sa critical at severe COVID-19 cases sa pamamagitan ng compassionate use permit mula sa FDA. Pero ayon sa DOH at FDA, hindi pa ito inirekomendang gamitin sa mild at asymptomatic cases. Paalala naman ni Dr. Solante, hindi lahat ng pasyente ay maaaring bigyan ng remdesivir dahil sa posibleng komplikasyon na maidulot nito. Like for example, remdesivir, it can cause renal problems. And so when you have a patient with kidney problem, you don't give that to those patients. Sa ngayon, pinapag-ingat ng FDA ang publiko sa pagbili ng mga gamot online, lalo na ang mga hindi pa rehistrado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.